Sa Quezon City, hinold up umano ang delivery rider ng lalaking umorder sa kanya ng relo online. Binantaan umano ng suspect ang biktima gamit ang isang samurai sword o katana. Yan ang headline Pilipinas ni Nico Bagsik. Ito po papakusin. Kalaboso ang lalaking ito matapos hold upin umano ang lalaking nag-deliver ng kanyang in-order na relo online. Sa inisyal na investigasyon ng QCPD Station 6 Batasan, nag-deliver ang biktima sa bahay ng 31-anyos na lalaking suspect ng in-order nitong relo sa Batasan, Quezon City. Pagdating ng biktima, pinapasok siya ng suspect sa maliit na eskinita at doon na tinutukan ng suspect ng samurai ang biktima. Sa pilitang kinuha ng suspect ang in-order na relo at pinagbantaan pa ang biktima bago bumalik sa loob ng kanyang bahay. Sa takot ay dali-daling lumabas ng eskinita ang biktimang rider at humarurot papaalis sa lugar. Nagkasa ng follow-up operation ang Batasan Police Station matapos magsumbong at dumulong sa kanila ang biktimang rider kasama ang amo nito. Nung dinideliver na nga itong item dun sa ating suspect, agad itong tinutukan. Nung dumating siya dun sa harap ng bahay ng suspect, agad siyang tinutukan. And pilit na kinuha yung item na hindi niya binabayaran. Gamit nga nitong suspect natin is yung espada na hawak-hawak niya. Sa takot ng rider natin, binigay niya itong item. According sa suspect is pang protection niya lang daw dun sa loob ng bahay nila. Sabi lang naman niya is meron din siyang pinangingilagan at dahil nga po dati rin siyang nakulong. Na-recover sa suspect ang in-order nitong relo na nagkakahalaga ng 15,000 piso at ang ginamit na samurai na tinatayang may 27 inches ang haba. Base naman sa record ng pulisya, nakulong na ang suspect noong 2021 ng madawit sa illegal na droga. Itinanggi naman ng suspect ang krimen at magbibigay na lang daw siya ng salaysay sa kanyang magiging abogado. Kasong robbery holdup ang kinakaharap nito at nasa ilalim na ng kustodiya ng QCPD Station 6 sa Batasan, Quezon City. Para sa Headline Pilipinas, Nico Bagsik, ABS-CBN News.